tayo mag-ayos ng makina. Ay, turo ko lang sa inyo kung paano to operitan o gamitin itong makina to. Button sock. Ito yung ginagamit sa paglagay ng butones. Turo ko sa inyo. Simple lang to. Turo sa inyo kano pag gamit ng butonso. Kasi marami dito mga adjustment. Adjust ng adjust. Kung ikaw di ka pa nakagamit ng butonso, ngayon, turo ko na sa inyo kung paano siya gamitin. Una natin gawin, karayom. Importante itong karayom. Kasi pag walang karayom, mali ang karayom, hindi ka makakatahe. Ito yung karayom, una natin gagawin karayom. Okay. Yan. Itong karayom, yan. Ang tawag na ng karayom ng pangbutunso. Laglag naman. Ang tawag nitong karayom pang butunso, TQ. TQ to, pangalan to, T tapos Q. TQ by 5. Mayroon din TQ by 7. TQ by 1. Ayan. Yung 7 kasi, TQ by 7. Mahaba na. Mahaba na dito. Para naman yun sa mga ginagamitan yun, sa mga yung butonis na ganito. Nasa gilid yung tahe. Yun ang TQ C by 7 ang gagamitin. So, lagyan dito yung lagyan dito ng attachment. Ito, baguhin to. Para sa mga may butones na may tinga. Ito, wala mo tinga, flat lang. TQ by 5. O, kahit anong size. Ito, size 14 to, 11 pwede. Paglagay naman ito, ito namang slice dito, ingiwa. Papunta naman sa loob. Kasi yung sa button hole, yung, sinabi ko sa inyo nung una, yung blagong button hole, papunta naman dito yung sutusok, ito naman papunta doon. Babaliktad sila dalawa, pare. Ayan, lagay ko na. Doon papunta yung pagsuot ng hinulid. Doon papunta. Suot na natin. Ayan, doon papunta yung hinulid. Nakita ba itong itim niya? Puti na lang kayo. Itim. Ha? So, doon. Yan. Ngayon, bago tayo pupunta, bago tayo mapatayin ito patayin, kailangan alamin muna natin yung mga adjustment dito sa mga ganitong butones, pambutones. Kasi yung butones, iba-iba yung size, iba-iba yung laki. Kikita ko sa inyo, itong butones, mas maliit. Ito yung butones, ito maliit. Mayroon yung butones, medyo malaki-laki. Mayroon yung butones malaki. Mayroon pa mas malaki. Ito. Ito ba? Oh. Tapos ang butones, mayroong dalawang butas. Mayroon din. Apat ang butas. Mayroon din dalawang butas. Yun ngayon ang ituro ko sa inyo kung paano to i-adjust. Madali lang, konti lang kasi kalibangon to. Ito yung butas niya. May dalawa. May apat. Tsaka meron malapit yung distansya ng mga butas, meron din malayo. Yun yung rally natin ngayon kung paano siya i-adjust. Ngayon, ituro ko sa inyo. Okay. Ngayon, dito muna tayo mag-umpisa sa hindi. Yun lang ha. Ito. Turo ko lang sa inyo kung saan yung i-adjust. Ito. Kita nyo ito sa harap nyo. May mga numero. Ayan. 3, 4, 5, 6. Ito yung ano niya. Aro. Yan. Ito ay aro. Yan, luwagan mo na ito. Pwede yung orong yan. Tapos pakita ko lang sa inyo. I-discuss natin mamaya yan kung anong mga trabaho niya. Meron pa dito sa likod. Ito. Yan. Yan. Ito. Meron din numero dito. Meron itong nakadrawing ito. Ito. Dalawa, bilog. Dalawang tuldok. Ibig sabihin yan. Sa butunis na dalawang butas. Ito naman. Sa butunis na apat ang butas. Tapos 1, 2, pataas na yan. Ito naman yung ano niya.
adjustment to. Dalawa sila meron din dito. Ito sa likod at saka meron din dito. Ayan. Bago tayo magpaliwanag diyan. Drawing ko muna yung mga function niyan para maintindihan natin mabuti. Kasi pag hindi natin i-drawing yan, hindi nyo maintindihan. Ngayon, yung dalawa doon, lagay ko dito. Drawing ko muna dito ha. Ayan. Ito yung nasa likod. Ayan. Para maintindihan natin mabuti. Kung para saan itong mga ito. Ayan. Diba may bilog dyan. Tapos may dalawang butas. May... tapos may bilog. May apat na butas. 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, ito yung... ayan. Tapos dito naman, merong numero dyan pa, pa ganyan. Ayan. Ito matagal ito siya. 6, 5, 4, 3. Ayan, 3 lang. Ito naman yung arrow niya. Diyan naman sa gilid yung arrow. Ayan. Ayan. Ito naman, pupunta doon. Ayan. Ngayon, ang trabaho nito, ang dalawa na to, malaking trabaho yan. Maraming ginagampanan na trabaho yan. Ang galaw, ang alawa, butones ito. Malakihan natin drawing para maintindihan. Kung apat ang butas ng butones, yan yung butones. Apat ang butas. Ngayon, itong adjust dito sa likod, yung nasa likod dito, itong yan, yan. Ang galaw nito, ang galaw ng itong ito. Diba ito yung lagay ng butones? Lagyan natin ng butones. Okay. Yan, ha? Ito, ito yung holder ng butones. Lagyan ko ng butones para makita niyo yung holder ito. Okay. Yan. Ganyan yan. O, yan. Diyan yung malagay yung butones. Himbawa ganyan. O, dito naman tayo. Ang adjustment dito, ito, ito yun. Pag ito, para sa lipat dito. Yan, tanda nyo na ha. Yan. Ito naman, para dito. Yan. Diba? Yan. Yan yung galaw. Ito yung galaw. Adjustment ng galaw ng ito. Yung holder ng ano, arm ng holder ng butones, pang holder ng butones. Pag i-adjust mo to, halimbawa, ito, i-adjust mo to hanggang dito. Ilagay mo dito sa tres. Ibig sabihin, yung galaw ng tahi niyan, papalaki yan dito, papalaki yung tusok ng butones, palaki pa ganyan, palaki. Ito naman, kung i-adjust mo yung papunta doon, palaki din yung ganyan. Ha? Palaki, palaki yung hakbang ganyan. Palaki. Ito rin palaki. Ayan. Pag-adjust mo 'yan, 'di ba? Tindihan 'yan. Kung butones mo dalawa lang yung butas. Tulad 'yan. Dalawa lang butas. Ang i-adjust mo 'yan ito, ilagay mo rito. Dito sa dalawang naka-drawing ng dalawang ito adjustment to para sa paiba-iba yung butas ng butones. Iba-iba, di ba? Kasi ito malaking butones, malaking butas, ito maliit. Kasi ito maliit to. Oh. Ito yung adjustment niya. Ito para dito sa iba-ibang size ng butones. Ayan. O yan oh, di ba? Ito madidikit yung mga karayo ay sa butones. Sabihin ko mag halos magkadikit-dikit ang butones. Itong adjustment to, ito pa, paliit ang size. Dito naman, paliit ang size doon. Kung dito naman, uro mo naman ito sa palaking size, ibig sabihin, malalaki na ang distansya ng butones. Ito, papunta doon. Malaking distansya. Kasi, ang galaw nito, adjustment nito ang galaw dito, ay yung paganyan. Yung pangdistansya, paganyan. Ito, pag papunta sa palaki, malaki yung hakbang. Kung dito ka papunta sa maliit, maliit lang yung hakbang. Ganyan lang. Wala. Kung dito naman, yung paglipat naman niya. Ito. Okay. Yan, nintindihan mo yan. Yan.
subukan natin itahe. Patahin natin para makita natin kung anong mangyayari. Bukan natin tong malaking botones. Ito. Yan. Si malaki, malaking holder. Yan, kailangan yan. Oh. Baka nagtataka kayo bakit mayroon tong kinalangan ng papel dito. Sinadya lang kinalangan yan kasi nagbotones kami ng makapal. Mas makapal pa dito. Hindi na magkatsa dito sa holder. Ito. Sa pangipit. Muna, kalsuan namin ng papel. Ito. Diba? Kita niyo papel? Pangkalso yan para magkasya yung makakapal ng butones. Dito, yan. Diba ganyan? Maliit ang buka. Malaking butones to. Ganyan, malaki. I-adjust mo rin to. Ito para yung sa buka. Luwagan mo rin to. Luwagan mo lang kamay. Pag maluwag na yan, diba ito, nandito na. Uro mo lang yan doon. Pupunta ganyan. Diba, ipitan mo. Tapos pag hila mo ito, oh, diba, malaki sa buka. Ito yung adjustment sa ito, stopper to sa buka ng butones kasi malaki na gagamitin mo, lakihan mo rin yung buka. O, kailangan ng buka niya, hindi naman bukang buka yung kailangan pa may pwersa gaya, no? O ba? Mayroon pang ano, kapit. O. Ayan, yan. Okay. Ngayon, patahin natin yan, itong malaking butones. Ibig sabihin, malaking butones yan. Malaking butas, malayo distansya dito. Adjust din natin to. Kasi ito, ang trabaho nito, yung tahi ng para ganyan. Yung para dito yan, ito yung adjustment pa para hakbang dito. Yung sa likod naman, kasi dalawa lang ang butas. I-adjust natin to, ilagay natin sa doon sa dulo. Kasi mayroon dito dalawa lang butas. Dito mo ilagay to sa dulo. Ang paghila ito, hindi mo hilahin pa gano'n, may lock yan. Kailangan ibaba mo to, i-pause mo pababa, yan o, pababa. Tapos huwag mong bitawan, pababa gano'n, huwag mong bitawan. Itulak mo lang papunta doon. Yan, hanggang sagad, yan. O, sagad na. Ibig sabihin, kung nandyan sa dulo yan, ang tatahin mo, dalawa lang butas ng butones. Okay. Tapos to, malaki yung butas, subukan natin. Dalawa na doon. Ngayon, kamayin ko muna kasi para maintindihan ninyo kasi malayo itong distansya ng butones. Hindi katulad itong iba na magkadikit-dikit lang yung distansya ng butones. Katulad nito. Katulad pag maliit ang butas. Pag maliit ang butones. Galing ha? Oo. Magkalapit yung distansya ng butas. Ngayon, tingnan natin kung saan natin i-adjust yan. Kamayin ko na lang. Ito tikip dito. Buksan mo lang yan. And dito yung ano, kakamayin mo. Tanggalin mo ito para makita. Yan. Tapos apakan ko. Yan, apakan ko dito. Yan, para bumuka to. Tapos bumaba dito. Tapos ikutin ko muna to. Oh, tingnan mo ha. Pagbaba ng karayom, natamaan na yun. Bumaluktot na yung karayom. Oh, oh diba? Bumaluktot na. Oh, kita nyo. Oh. Pag dito, oh, balok to to. Kumbaga, kulang sa buka yung tusok. Ibig sabihin, dito tayo mag-adjust. Kasi ito, na-adjust to sa ganito kalaking butones. Yan, yan, ganyan kalaki. Ngayon, para makita nyo, nan talaga, tamang adjustment to. Ito, urong natin to doon. Palakihan natin. Para malumaki yung hakbang. Urong natin. Sige. Ngayon, para hindi matamaan tong gilid ng butones, adjust natin to. Palakin ito. Punta doon. Katala lang ginamit ko kasi wala akong ano, ito. Hulaan nyo lang muna kung saan nilagay yan. Tapos, ila, lagay ko sa 5. Tapos ikutin mo to muna. O, kita nyo mga tropa. Nagumit na na. O, diba? Hindi na natamaan yung butones, yung gilid. Oh. Oh, ganyan yung mag-set, oh, ba? Diba? Ito, pag malaki butones, malayo na yung distansya, adjust ka rin papunta dito. Yan. Ito yung adjustment sa papunta doon. Oh, ayan, palaki. Palaki yung hakbang pag ganyan. Ito. Okay, okay na to. Mga tayo na. Oh, ba? Okay.
Basta, i-on ko. O, ba? Tahe. O. Very good. Tapos, ngayon, ito, dalawa lang naman ang butas. Ilagay naman natin itong malaking butones sa apat ang butas. Ito, apat ang butas. Kasi lang, medyo dikit-dikit lang, ano, butones, ha. Ito pa ganyan. Ayan. Lagay ko ganyan. Kasi apat man ang butas niya. Eh, i-adjust ko na tong dito sa likod. Kasi apat ang butas niya. Ayan. Ayan. Ibaba ko to. To hila. Ngayon, adjust ko lang kung saan ko ilagay saan ng mga numero to. Medyo malaki yung butones. Ilagay ko sa halawa. 3. Lagay ko muna sa 3. Kasi kung maliliit ang butones mo, yung pinakamaliit, pwede mo ilagay lang dito. Dito, dyan. Ito kasi, pag maliit ang butones hanggang palaking butones. Malaki yung mga distansya ng butones. Ito, pang distansya ng butones to. Paglipat, ayun, likat ko dito. Ano ba, ilagay ko sa 3. Tapos, kamahin ko kung tama ba siya. Kamahin ko lang muna para malaman natin kung tama ito. Ganito yung mag-testing mo pag maiba-ibang butones. Ayan, tama na, diba? Yung dito, yung laki, medyo malaki na kasi medyo madikit na itong butas dito kupara dito, si malaki, malayo. Yun, urong naman natin dito. Kasi medyo dito, halimbawa, dito sa 4. Ayan. Kasi ito, itong distansya nito, medyo malayo. Ito naman distansya dito, medyo malapit. Di urong natin ito kunti dito. Ayan. Ayan. Yung hindi, hindi tumatamaan yung butones. Oh. Ayan. Oh, diba? Tama na. Dito plus sa 4. Oh, diba? Ngayon, coatin ko lang muna ito. Ito, coatin ko itong ito, anwil. Pag kailangan naapakan muna, coatin mo lang yan. Ayan. Ayan, coatin ko. Tingnan nyo dito. Ayan. Pagtahe dyan sa dalawa na yan. Pagtahe na, magkatapos tahe ng dalawa, lilipat yan dito. Ayan na, tingnan nyo ha. Oh, ikot ang ikot. Lilipat yan dito. Oh, lilipat siya dito sa kabilang butas. Ngayon, paglipat niya, oh, tingnan nyo. Gilid dito yung gilid dito yung karayom, nandiyan sa gilid na, oh, tatamaan yung butones sa gilid. Kasi galing siya dito, galing dito, paglipat niya dito, oh, sa gilid. Eh, kung mabali yung karayom yan, pag dyan sa gilid yan ng butones, dadaan yung karayom. Ngayon, ito na yung sinabi ko, adjust nyo dito sa likod, ito dito. Yan. Ito, di ba sa trace ko nilagay? Yan, sa trace yan kasi nandito yung pointer niya. Sa trace ngayon, lagay ko sa 4. Halimbawa lang 4. O, titingnan naman natin dito kung di ba siya magtamaan yung butas sa gilid. Yan. O, kita mo? O, malayo na. O, balik ko. O, ganina, dito yon sa gilid. Ayan. Dito. Ay, ilagay ko na yung ganyan sa 3 yun dito. Yan, malapit dyan. Ngayon, nilipat ko sa 4. O, yan na. O, di ba? O, gitna na siya. Yun, yung nasa likod, palipat dito yon. Adjustment sa paglipat dito. Na hindi matamaan yung butones. Okay. Yung ito, dito, yung sa likod naman, papunta rito. Galaw ng holder. O, kita nyo? O. O, katahin na. Yan yung adjustment dito. Adjustment yan. Sa mga malaki. O, diba? O, tahe. Yan. Ito. Ito, para dito. Malaki. Yun na sa likod naman. Para paglipat dito. Paglipat dito na tatama pa rin sa butones, hindi sa likod dito. O, diba? Alam na natin yung diferensya, yung malaki at kamaliit. Ngayon, dito naman tayo sa maliliit na mga normal nga butones. Ito, adjustment to. Ito na may ilagay ko. Kasi pag ilagay ko to, malaglag na. Patay. Malaglag na. Ito naman. Luwagan mo to. Tapos iulag mo dyan. Gawa. Adjustment yan, oh. Pag niluwagan mo yan, yan. Ngayon, sukatin mo muna na yan. Yan. O, pag nasukat mo na yan, sagad mo dito. Tapos, diba, sagad mo ganyan. Sukat na yan. Sagad dito. Yan, sagad dyan. Atras mo konti. Ayan, atras mo konti. So, sigpitan mo para may
Pwersa, yan ang paglapasok ko. Oh. Pwersa. Oh, dito naman tayo. Maghalos makadikit-dikit ang butas. Nagamaliit na rin siya. Adjust muna natin dito kasi maliliit, magkadikit-dikit na yung halos ng mga butas. Kasi kanina malalaki yon, malalaki-laki yung distansya. Dito naman tayo. Kaya lagay natin dito sa may malapit siya. May mga ano ko dito. Guhit, ginuhitan ko na ito dati. Itong palatandaan dito. Pag ganyan mga butas. Dito sa tris. Ano, yan. Yan sa akin, hula-hula lang muna yan. Ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo. Kasi malaman naman natin yan kung tama. Ikutin na natin yung ano, ikutin natin yung ikutin natin itong dito din sa likod kasi magdikit-dikit na ganyan por, lagay naman dito sa halimbawa 2 o kasi magkalapitan yung mga butas sa 2 o testing naman natin yan sa akin, hula lang yon, yan lang testing lang yan kasi kakamain ko ngayon, apakan ko isang apak yan. Isang apak lang to pag apak mo ganun, pagbaba bitawan mo na. Oh, sikutan muna dito, kutin. O, tingnan natin kung dito natin sa tres nilagay kung gitna ba yung karayom. Ayan. Hindi ba sa tumama sa gilid? O, ayan, tama na. Okay na. O, hindi mo natamaan yung ano, karayom. Okay ah. O. Tapos, dito yon, ito yung adjustment sa ganyang galaw. Ganyan, public balik. Dito yung adjustment niya. O, tama o, hindi natamaan yung karayom. Ay, butones. O, hindi natamaan. Ngayon, yung sa likod, paglipat dito, yun yung sa likod. Tingnan natin kung matamaan ba yung karayom. Yan, lilipat na to. Yan, isang tusok pa. Diyos, lilipat. Dito na yung tatama. Kasi atras na yung doon. Hop, patay. Tumama yung ano. Tumama yung karayom sa butones. O, tatama. Sa gilid, wasak ang butones. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Oh, ibig sabihin ganyan, dikit naman dito sa gilid oh. Dikit. Ibig sabihin masyadong maliit dito. Adjust mo dito sa likod. Saan na lagay yan? Sa 2. Oh, lagay natin sa numero 3. Oh, yeah, lagay natin sa 3. Oh, balik natin, balik. Ah, oh, balik natin. Yan. Balik natin para makatay yan. 3. Lagay natin sa 3. Op. Oh. Diba? Yan. Oh, ba? Medyo gilid lang konti. Pag medyo gilid lang konti, hindi pa siya gitna. Oh, adjust mo pa. May natamaan sa gilid. Dito sa 3 and a half. Oh, minus 3 and a half. Yan, pasok din. Yan. Oh, tahin natin ulit. Yup, 3 and a half. Oh. Okay na. Medyo malayo na sa gilid ng butones. O, diba? O, di 3 sa anihap ang yung ano niya, sitting. O, 3 sa anihap. O. O, ngayon, kung totoo ba yung ginawa ko sitting, patayin natin kung totoo ba. Kaya nga, mag-testing kung hindi ka sigurado sa mga butas ng butones, testing kamayin mo muna para sigurado kang hindi ka mabalian ng karayom. Yan. Ito na, ito, pareho ng butas ko lagi. O, pareho ng butones. Ngayon, tahin natin, napatagbuhin natin. Ang pagpatagbo naman nito, isang apak lang din. Ayan, ayan, apakan. Isang diin lang, tapos bitaw. Isang diin, bitaw. Hintayin mo lang kung matapos yung tahi. Okay. Ngayon, subukan natin itong sitting ko. Kung nakatahi ba siya, kung diretsuhan. Napakan mo na, isang apak lang. O, ba? Tahi. Hindi nabali yung karayom, hindi napatid siya na ulit. O, tahi. Ang sitting pala niya, tres. Tapos 3 and a half down. O, ganun lang yan. Yung mga adjustment na muna ang turo ko sa inyo. Paglagay ng karayong adjustment dito. Para kung sino yung gusto dyang gusto mag-operate ng mga button hole, button show. Meron akong mga vlog dyan. Kahit hindi pa kayo nakasubok. Dyan sa mga tahian. O, ikaw, swear ka. Mananay ka dyan sa mga patayan dyan na mga subcon. Karamihan kasi uso ngayon subcon ha. O pwede ka na mag-operate ng buton so kahit hindi ka na turuan ng may-ari. Meron ka ng kunting knowledge, diba? O diba? Yun, advantage ninyo yun. Kasi bihira lang kasi mag-operate ng mga ganitong makina dahil hindi mong gano'ng ginagamit to sa mga garments ang lalo pang mga maliliit na tahiyan. Hindi gano'ng wala silang mga ganito. O
O ngayon, meron kang alam kung mananay ka, isang apak, may adjustment dyan, o di alam mo na. Kahit hindi ka marunong mag-ayos, kahit operate lang muna, maturo ko sa inyo yung pag-operate ng mga makina, malaking bagay na sa inyo yun. Kasi darating ang panahon, kung kailangan kayo ng mag-operate ng ganito, panoorin mo lang yung video ko, alam nyo na kung paano pag-operate. Diba? Ngayon, patahin na naman natin. Mayroon naman ditong karayong. Ito. Siraan ito. Ito. Halos magkapariho lang to sila ng butas ito. Kahin natin. Yan. Pagpare-pareho lang sila ng mga halos butas. Ng mga kahit kunting diferensya lang. Mga butonis, pwede na yan siya. Ito. Ito. Yan o. Diba? Bukan natin. Basta pag hindi kayo sigurado sa butonis kung tama, kamay nyo. Diba? Try siya. Yan mga katropa. Yun ang ituro ko sa inyo paano pag-operate ang buton. So, mga adjustment. Importante itong malaman nyo yung mga adjustment dito sa karayom, anong klaseng karayom. Pag-adjust dito sa paglagay ng butones. Ay, ito pa. Kailangan pala paglagay ng butones nito. Ito. Ito mga butones. Diba? Ito, dalawang butas. Ganyan. Kailangan pantay yan pa ganyan. Hindi pwede pa ganon. Hindi rin pwede pa ganon. Kailangan tuwid. Hindi pwede pa pa-islanting kunti. Kailangan ganyan. Straight ganyan. Yung mga butas. Paglagay mong ganyan, kailangan, kung maglagay mo tabingi, straighten mo, ganon. Ganon din sa apat ang butas. Oh, paglagay mo ng ganyan, oh, kailangan, ganyan. Diretso di ganyan, diretso ganyan. Hindi pwede yung pagganon. Ganyan, ganyan yung butas. Hindi pwede ganyan, ha? Mababali yung karayom niyan. Kailangan na kahilira pa ganyan. Oh, diba? Ganyan. Halimbawa, paglagay nyo ganyan, laglag na ng ganyan. Paglagay nyo, para ganyan, tabingi. Huwag nyo sipain nyo kayo, padarin, kasi mabalik karayom. Ayusin nyo maganyan. Diba? Ganyan, oh. Kailangan diretso yung pag-ganyan. Okay. Mga katropa, oh. Mayroon naman tayong natutunan ngayon, araw na ito. Pag-upirit ang butonso. Basta ito, isang paglagay mo ganyan, lagay mo yung tila. Kasi, halimbawa, tila mo, may marking naman ganyan. Halimbawa, ganyan, marking. O, tapat mo lang din sa marking, itong butones. Yung gitna ng butones, tapat mo sa marking ganyan. Isang apak lang. Pag diin mong apak, bitaw. Kasi, hintayin mo lang na huminto. Okay, hinto naman siya. Halimbawa, tahe. Okay. Ito rin yung mga tension. Halimbawa, kung maluwag dito, bulbuhol, ipitan nyo lang to, pati ito. Tension na lang. Yung mga mananay, mahusay naman mag-tension yan sila. Okay, ha? Basta malalaman natin mga adjustment nito, okay na sa atin yan. Wala na tayong problema. Okay, mga katropa. Sana nabigyan ko kayo ng kaalaman. Sahit na hindi man kayo maka-operate ng mga ganito makina, at least, malalaman nyo kung anong mga adjustment. Kasi hindi lang natin masabi, baka araw, mayroon lang sa inyong pinapasok ka dyan, mayroong mga butonso, butonol, eh kung walang operator, pwede na kayo mag-operate kasi may alam na kayo paano paggamit. Hindi na kayo kailangan turuan pa kung sino-sino. Sige, salamat mga katropa. Sa sunod video ko na lang. Thank you.